ito ng kanilang lolo. Isang araw matapos ang proklamasyon, dumalo sa isang misa si Binay para magpasalamat. Pero sa gitna ng selebrasyon, inuunti-unti na rin ni Binay ang kanyang mga plano. Pagka mga Sabado at Linggo, Lunes hanggang Biyernes, bakasyon ng bakasyon. Una sa agenda ni Binay, ang umaksyon sa mga pangangailangan ng local government. Ito'y kahit hindi pa sigurado kung siya ang itatalagang DILG Secretary ni President-elect Noynoy Aquino. Sunod daw sa kanyang tututukan ang mga programang pang senior citizen. Hindi ko tipo kasi walang ginagawa. Kaya ba kung ang pananaw sa Vice President nag-iintay, tumitingala sa langit, spare time, hindi yun ang magiging trabaho ng Vice President niya. Ako nahalal na upang maglingkod sa bayan, so mapapatuloy ako ng paglilingkod sa bayan. Naasikaso na rin ni Binay ang kanyang magiging opisina. Ang Old Municipal Hall na ito sa Makati ang napili ni Binay na maging Office of the Vice President. Dito nag-opisina si Binay nang maging mayor siya ng Makati noong 1986 hanggang 2001. Malawak at may limang palapag ito, suwak sa mga departamentong ipapalagay niya. Plano kasi ni Binay maglagay ng Complaint Center, Office of the Secretariat at ilang pang serbisyong tutugon sa pangangailangan ng masa. Baka hindi pumayag si Mayor Junjun Binay, kaya kailangan makiusap pa muna kami. Hindi, siyempre, kasama sa proseso yun. No? Gagamit ka ng city government property. No? So, we'll have to discuss yung una kung papayag, kung baka meron naman isang programa para dun sa building na yun. Tapos kung magkakasundo, paano ba terms and conditions? Baka naman ma-eject-eject ako doon, nakakaya naman doon siya. Nakatakda namang makipagkita si Binay sa papalitan niyang si Vice President Noli De Castro pagbalik nito sa bansa. Marlene Alcaide sa Pool sa News 5. Bago tatanungin, swak na swak si Vice President-elect Binay doon sa DILG dahil nga sa experience galing sa pagka-mayor, tapos yung mga nakita mo naman yung pulis na Makati, BGMP, fire, meron silang rescue na itinatag. Maganda, kabisado niya. Kaso mo, ayon sa aking barbero kahapon, na narinig niya doon sa Liberal Party, ayaw yata ibigay ng Liberal Party yan. Dahil ipinaplansya ng Liberal Party yan, yung administrasyon na yan, para sa susunod na tatakbong presidente ng Republika. Kasi may connect daw yung DILG sa mga barangay chairman, mayor, governor, na makakatulong sa kampanya nung tatakbong susunod na Pangulo sa 2016. Kaya mukha mala, kaya ang ginawa nila, you know what they did? Ino-offer sa kanya raw ngayon ni President-elect Noynoy, DOTC ka na lang. Sabi naman ng mama, paano naman siya maging DOTC? Hindi ko naman kabisado yung DOTC. Hindi mo siya engineer. Pero ngayon nga, hindi naman siya general. Hindi mo siya general. Alam mo, pero ganito yan. Sabi naman ng aking barbero, sa kwentong barbera din, ito ng mga tao ni Vice President Binay, gusto yung Anti-Poverty Commission. Philippine Anti-Poverty Commission. Gawa nung ito raw trabaho na to ay talagang direkta doon sa mga depressed area, doon sa masa. Yeah. At ang trabaho daw talaga nito ay para to alleviate poverty. Pero going back to what Erwin said, sobrang simple lang yan. Parang bakit niya ibibigay kay Binay yung DILG post? Bakit? Hindi. Hindi, parang there's no sense eh. Parang kung kahit isipin mo lang, kahit di kasi Noynoy, kahit walang barbero, walang manikurista, parang kung isipin nyo lang, masyadong maraming mabigat na poste ang DILG Secretary. Parang I doubt na ibibigay niya kay Binay. Simply because... Pero if you look closely, makikita mo, sino ang qualified dyan? Si Binay ang pinaka-qualified dyan. Sino ilalagay mo? Sabi mo, dating... It's never the qualification. Dating pulis na naman, dating general na naman. Diba? Asa na lang tayo na sana meritocracy to, pero hindi. Hindi kasi, tinan mo naman, ang Makati ay napakarami ng sister cities. So, and sister municipalities. At kung siya ay naupo dyan, dahil sabi nga ni Mayor Vice President Binay na siya na yung pinaka-senior local government official.
Bacolod sa balat ng lupa ng Pilipinas. Dahil sa edad na what, 64 no? Siya na raw yung pinakamahabang mahabang experience sa local government. At saka yung nagawa niya doon sa kanyang mga constituents. Hindi lang yun, pati doon nga sa yung sa pulis niya, dapat under sa PNP nga yan, which is under nga sa PNP. Pero yung mga gamit, pag humingi ng gamit yan, hindi kaya ibigay ng PNP, binibigay ng local government. Yes. Ganon din yung bombero. May balita pa nga ako dyan, kailangan doon ng isang fire truck ng hose. Hindi na ibigay ng Bureau of Fire. Binigyan niya ng mga radyo, yung BGMP. Lahat ito, ito mga ito, under sa DILG. So, kabisadong-kabisado yung pangangailangan ng mga tao ito, ng mga ahensyang ito. There's no doubt that he's really qualified. Oo, the question pero, is, bibigay ba ni presidente? Kasi, di sila, iyon nga, at saka bukod doon, eh, ayon sa aking barbero, na medyo malapit doon sa LP, eh, sabi, hindi bibigay yan dahil gagamitin na umanuya ng LP para sa susunod na Pangulo ng 2016. Yun ang nakalimutan niya kasing gawin sa kampanya. Yeah. Pero sabi naman na nagpo-puts pa sa akin doon sa barber shop. Ito. Sabi na nagpo-puts pa. Ang sabi naman niya, eh, kailangan daw talaga si Makati Mayor Jejo, Vice President Jejo Marbinay nandun sa DILG. Dahil alam na alam niya lahat ng issues ng local government. Yun. At kung maglalagay ka ng tao na hindi naman alam kung anong issue talaga, kung anong hirap. Minsan daw, nagpapaluwal daw ito si Vice President Binay ng 5 million dun sa mga local government units sa Mindanao, sa Visayas. Sister cities. So, kaya ganun kalapit sa puso ni Binay. Sana naman ganun talaga, Mark, diba? That whoever's deserving will get what they deserve. Yun. But, tama ka. Yun, ewan ko kung parang nag-usap kayo ng watch your car boy doon sa barberya ko. Yun, parang yung sasakyan. Hindi ko alam kung nag-usap kayo. Nagpa-pedicure ako doon kahapon. Sabi niya, sana nga talagang yung qualified ang ilagay ni President Noynoy at hindi mga kapartido na walang kamuang-muang dyan, kundi yung may alam talaga. Yeah. It doesn't matter kung siya ay kulay itim, kulay puti, kung siya ay grupo, kung siya ay bata, matanda. Basta, deserving siya at alam niya yung gagawin niya. Yun ang sabi ng oh, yung watch your car boy ko dyan. Good morning. Okay, may iba naman tayo. May iba tayo. May nag-text sa akin si Ernie Enrile. Good morning, Ernie. Good morning. No? Sabi niya, bakit kayo, hindi kayo nakabarong? Lahat ng mga male host na mga kasabay ninyong programa tulad ng Unang Hilit at Umagang Kay Ganda ay nakabarong. Can I answer? Sige, sumagot ka. Okay. Eh, bakit hindi ka nakapangdalagang Pilipina ngayon? Oh, bakit? Bakit? Pinapatahi ko pa yung ganun ko eh. Butterfly. Pero pinapractice ka na may maliit na konti. And it's Friday, so casual Friday po kami, Mr. Ernie and Riley. Magbarong tayo sa Lunes. Yun! Lunes. Kasi Arroyo holiday, ano yun? Ikaw lang. Sa Monday, di ba? Ako, buti na lang, may dadag. Buti na lang. Eh, puro kayong mga guwaping dyan. Yeah! magaling. Sama ba ako doon? Okay, ano sa'yo mo, pare? Ito, balik tayo sa Liberal Party. Kumpiyansa ang Liberal Party na masusungkit nilang Senate Presidency sa pagbukas ng Kongreso sa Hulyo. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, sigurado na ang 4 na boto mula sa kanya at sa mga kapartido niyang sina Senator Franklin Relon, Ralph Recto at Teofisto Gingona III. Tiwala siya na nasa panig nila si Serge Osmeña, Tito Soto at Cheese Escudero. Malaki rin daw ang posibilidad na kakampi sa kanila sina Senator Juan Ponce Enrile, Gringo Honasan, Jinggoy Estrada, Lito Lapid at Bong Revilla Jr. Nililigawan naman daw sila sina Senator Ed Angara at Mig Zubiri. Pero kahit natiwala na sila na nasa kanila ang mga numero, hindi pa rin malinaw kung sino kina Drelon at Pangilinan ang magiging pambato ng Liberal Party. Yun ang tip naman sa akin ng labandera ko habang naglalakad. May napadaan ako eh. Sabi ko, Manang, kumusta dyan? Malapit na po matapos yung mga damit niyo. Paplansan ko mamaya. Sabi niya, sir, meron akong naamoy na mukhang Frank Drilon ang magiging Senate President. Big man. Eh kasi, labandera yun. Naglalabada rin siguro doon sa kampo ng MP. Marami siya naamoy habang naglalaba. At sabi naman ng aking masaista. Ano dami na? May barbero, may putspa, may masahista. O sige, masahin mo na. Naging matagumpay man ang kauna-unahang nationwide